ito pa rin ang pinaka-perfect na smartphone na mabibili nyo guys ngayon 2023. Dahil dati siyang 16K ang SRP last year. Na ngayon is 10,000 na lang siya madali sa may TikTok, sa may Shopee, saka sa may Lazada ngayon. Display plug is naka-AMOLED na internet sa refresh rate siya. Saka naka-punch hole din siya guys. Compare sa mga ibang smartphone ngayon, sa ganitong presyo, naka-puro IPS lang. At naka-3rd-down touch pa yung design. 6.4 inches yung kanyang screen size, na perfect na to para sa akin, na kung pang TikTok lang naman is at pang YouTube. Siyempre hindi natin siya tatawagin perfect kung di rin maganda yung kanyang camera. Triple camera siya na mayroong 48 megapixel na main camera, at meron din siyang 8 megapixel na ultra-wide, saka 2 megapixel na macro. Madalang ang ultra-wide sa mga smartphone ngayon, na yung mga lumalabas sa mga bagong smartphone ngayon, is mga naka-dual camera na lang, tapos sinaalis pa yung ultra-wide. Kahit naka 48 megapixel lang siya, still, wala kayong marireklamo sa kanya dahil maganda rin siya. At malinis siya at color accurate naman. Sa video niya, support na siya guys ng 4K 30fps na video. Madalang din yan guys sa mga bagong smartphone ngayon. Dahil processor guys yung magde-decide ng kanyang video. Sa battery, naka 5000 mAh na battery siya. At meron din siyang 33 watts sa charger. Dalawang color yung available sa kanya. Itong color blue na gamit ko ngayon. At yung color black. As of now, wala pa tayong balita sa magiging kasunod guys ng Narzo 50 Pro 5G ngayon. Pero ang nababalitaan ko ngayon yung mga lalabas na mga processor ngayon. Una si Dimensity 620, si 680 guys, at si Dimensity 750. Lahat ng mga bagong processor na yan guys na mga lalabas sa mga susunod na buwan. Yung still guys mas mahina pa rin yung compare sa may Dimensity 920 na processor ng Narzo 50 Pro 5G ngayon. Kahit pa mas luma siya. May mga smartphone na guys na lalabas na may mga bagong recycle na CPU na Dimensity 620 nga at 680 ngayon. Literal na recycle lang sila. Diyan lang din guys ang Dimensity 700 na nasa TCL 20R 5G. At same lang din yung guys ang Dimensity 810 5G na nasa Poco M4 Pro 4G. At yung 620 at 680 ngayon. Isya lang din guys ang Helio G96 at G99 dahil 5G lang din naman guys ang lamang nila. Hindi ko alam kung recycle ba ang tawag dyan or pinalitan lang yung pangalan. Di imagine niyo guys, itong Dimensity 920 na nasa Narzo ngayon is literal na mas malakas pa nga siya compared sa mga bagong lalabas ngayon. Ang bad news pa dyan guys, siguradong pag naglabasan yung mga CPU na sa mga bagong smartphone, ay siguradong mas mga mahal pa yan. Mahal na tapos mahina pa, siguradong mahihirapan yan dito sa may Mirror 4. Dahil low graphics lang guys ang supported ng Mali G57 MC2, unlike na nasa Narzo guys ng Mali G68 MC4 na GPU. Dahil Mali G57 MC2 lang, ang GPU ng 620, at ang 680 na bago ngayon. Isa pa pala sa requirements ko para tawagin perfect smartphone is dapat upgraded ang Android version. At syempre naka Android 13 na itong Narzo 50 ngayon. Hindi ko lang alam talaga kaila Infinix sa kaila Tecno kung bakit hindi nila binibigyan ng Android update yung mga smartphone nila. Kaya kung 10,000 ang budget mo ngayon guys, itong si Narzo 50 Pro 5G ang pinakasulit sa may gantong presyo ngayon. Pang games man guys at pang camera. Sa display sobrang panalo na rin yan para sa akin. Kung ayon yung Narzo guys, okay pa rin si Zero 5G ngayon. Saka si Tecno Boba 5G. Kay Realme naman guys, okay pa rin ang Realme 9 Pro nila ngayon. Nila around 10K na nga lang din siya ngayon. Si OnePlus Nord SE 2 Lite guys, okay pa din siya ngayon kahit around 10K na lang din siya. Inan lang sila guys sa mga sulit ng smartphone pa rin ngayon. Kahit mga luma na. Eh siguradong panalo pa rin ang mga specs nila compared sa mga bagong lalabas na mga smartphone ngayon. Tapos mga mas mahal pa. Hindi ko lang alam kila Realme sa kila Narzo kung bakit hindi nila ino-optimize ang Mobile Legends. Dahil hanggang ngayon, parehong high graphics at high frame rate pa rin guys itong Narzo 50 Pro 5G ngayon. Dahil si Zero 5G guys, na same processor lang ng Narzo, pareho na naka-ultra sa may Mobile Legends. Yan lang naman guys kung mahalaga sa inyo ang ganyang settings. Dahil habang ginagamit ko siya dito, hindi ko naman napansin guys yung pinagkaiba ng ultra sa kanang high graphics dito. Dahil itong nakaraan lang ginawa ko ng bagong video guys yung Zero 5G sa may gaming niya. Naka-ultra graphics na siya. At ngayon nga itong Narzo naman is naka-high lang. Eh wala naman ako nakitang malaking difference sa mga graphics nila. As long as super smooth at walang lag, I think okay na yun para sa akin. Saka naka-dual speaker nga itong Narzo compared kay Zero 5G na naka-single speaker lang. Hindi malayo hindi na rin magtatagal itong Narzo at ipe-pace out na rin to guys. At hindi malayo na mas mahal at mas mabagal pa yung magiging kasunod ng Narzo 50 Pro 5G ngayon. Kaya hanggang meron pa itong Narzo 50 Pro 5G ngayon na sobrang mura na nga ngayon. Ito na ang pinaka-perfect na smartphone para sa akin ngayon. Dahil masyadong sulit yan para sa may 10,000 na presyo niya. Dahil wala kang mabibiling smartphone sa may halagang 10,000 ngayon na bagong labas lang. Na merong ganyang display, ganyang camera, saka ganyang processor guys. Palito lang po ako ng katulong ang video na to. Thanks for watching.